Hello guys, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Sa laban ng Magnolia versus Phoenix, akala talaga ng lahat na kuhang-kuha na ng Mags ang panalo dahil sa 17-point lead nila. Pero sa tulong pa rin ni Matthew Wright, hinabol nila ang lead at nanalo pa sa score na 91-84. Sa ngayon, ang Phoenix ay nasa ika-apat na pwesto sa standings habang ang Magnolia naman ay nasa 9th place. Pagkatapos ng laban sa interview ni Coach Topex, biglang naging emotional ito nung sinabi niya ang totoong nararamdaman sa suspension ni Calvin. Saksi kasi siya kung ano ang hirap na dinanas niya para lang pabalikin ito. Tapos nakikita din nila na si Calvin punong-puno pa rin ng pag-asa kahit virtual fan na lang ito. Sa bawat laban, dala nilang enerhiya ni Calvin kaya ibang-iba talaga ang performance nila kagabi. May nagtatanong pa kung bakit natalo ang Mags at paano nahabol ng Phoenix ang ganun kalaking kalamangan. Ayon sa analyst, nung umpisa parang yung pagod ng Phoenix yung umiiral sa laban kasi this week, sunod-sunod ang kanilang schedule. Pero si Coach Topex, kinumbinsi ang team na huwag magpadala sa pagod at i-dedicate ang laban para kay Calvin. Kaya ang Phoenix, mas lumamang lang sa fighting spirit. Para sa isang kaibigan nilang tinalian pa ng PBA kahit na nabigyan na ito ng lisensya. Dagdag pa ni Coach Topex, hindi daw sila sumuko dahil hindi ugali ni Calvin ang sumuko. Mahirap daw lumaban kung wala si Calvin. Siya kasi yung nagbibigay talaga ng momentum sa team at habang sinasabi niya ito, napaiyak na lang si Coach Topex sa sitwasyon nila. At alam niyo ba na may sinabi pa si Coach sa interview na tila meron siyang alam kung bakit ayaw pa muna itong pabalikin? May mga bagay daw na mahirap ipaliwanag kay Calvin dahil alam niya na hindi niya talaga ito matatanggap at ang kasagutang ito ay dati nang sinasabi ni Kume na kahit kumpleto ng steps, kahit tapos ng lahat ng tests at kahit may lisensya na ito sa GAB, ayaw pa muna itong pabalikin at ito mismo ang ayaw iparating ng Phoenix kay Calvin. Masaya na lang sila na nakikita siya sa loob ng Clark na nagtitraining, nagluluto at nagbibigay saya sa team tuwing napapagod sila. Bago mag-umpisa ang laban, lagi nilang paalala na para kay Calvin ang kanilang panalo. Kumbaga, PBA versus Phoenix. Ayon sa management, nire-respeto naman ni Calvin ang desisyon at proseso ng PBA. Kaya lang, nahihirapan din silang intindihin kung ano ba talaga ang mga bagay na pumipigil sa kanila. Kaya habang nasa bubble season pa ito, nakapokus na lang daw muna sila sa game. Kasi yung PBA, parang isinantabi muna ang issue ni Calvin. Bali, pinapasok siya sa Clark para hindi naman masyadong masakit para sa mga kapangpangan na wala siya. Pero ang totoo, walang Calvin ang babalik ng PBA ngayong season. Kung ikaw si Topex, parang maiiyak ka rin talaga. Samantala, punta naman tayo sa ating next update. Ating pag-uusapan kung ano ang sikreto ni Scottie ngayon kasi napakaganda at napaka-consistent pa ng performance niya every game. Bet din nila ito na maging MVP. Ayon kay Coach Tim, kahit kailan hindi binigo ni Scottie ang Ginebra. Mula noon, ang laki ng parte niya sa ilang championships. Hanggang ngayon, na 4-0 na sila. Ang ganda pa rin ng performance niya. Anong sikreto ng isang Scottie Thompson? Si Scottie ay yung player na punong-puno ng pag-asa, determinasyon at inspirasyon. Napaka-dedicated niyang tao sa kanyang trabaho at alam na ng coaching staff na si Scottie na yung susunod sa yapak ni LA. Pinahiwatig na rin ng mga bossing na siya ay magiging kabarangay hanggat buhay pa ang career niya. Wow! Isang napakalaking opportunity na ang naghihintay kay Scottie kahit bago pa lang siya sa team. Ayon kay Coach Tim, hindi lahat ng player may ganitong ugali. Sa lahat ng mga players na hinawakan niya, si Scottie ang pinaka-masunurin sa lahat. Bukas, binaghahandaan na ni Scottie ang Bubble Classico. Kalaban nila siyempre, Magnolia Hotshots. At napaka-importante para kay Scottie na manalo bukas. Kasi ay aalay daw niya ang panalo para sa kanyang kakapanaw lang na lola. At ito ang mas nagdagdag pa ng inspirasyon sa kanya. Ipinapangako niya sa lahat ng NSD fans na pag-uusayan pa niya at gagawin niya ang lahat para manalo bukas. So abangan na lang natin yung mga mangyayari kung first loss na ba ito ng Ginebra or second win na ng Magnolia Hotshots. Yung Magnolia kasi kailangan talaga nilang manalo kasi kakatalo lang nila sa Phoenix tapos medyo nasa dulo na yung standings nila. Anyway, good luck sa lahat ng teams na maglalaban bukas. This Sports Desk Media. Stay tuned para sa inyong shoutout.
Ngayon po'y tatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Jada Vlogs, Jade Talks, Lawrence Gariando, Dario De La Torre, Milvian, Memong TV, Renjan Rubio, Joselito De Mejillo, Joel Malabonga, Reden Andes, Jeremy Almazan, Leonel Aliera, Ruel Ulatan, June Ray Quahaw, Wing Salado, Ivan Estrella, Paterno Gales, Freddy Alejo, Ryan J. Gayabyab, Nestor Jain, Edito Kalagi, Reynaldo Mantile Jr., Jude Andan, Joey Palises at kay Jo Marie Marin. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan niyo ang video ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Kung gusto mo pang manood ng iba kong videos, just click here and do the same. Maraming salamat po sa panonood and God bless po sa inyong lahat.